Matapos naman na umani ng iba't ibang reaksyon sa social media ang ilang videos na kuha. Sa selebrasyon ng Basaan Festival sa San Juan City na di umano'y nagkaroon ng kaguluhan dahil sa mga residente na tila hindi na kontrol ang kanilang sarili, humihingi ng paumanhin o humingi ng paumanhin ang City Tourism and Cultural Affairs Office ng pamahalang lungsod ng San Juan hinggil dito. Narito ang kabuuan ng report. Yan ang ilang video na kuha ng mga netizen sa Naturang Basaan Festival. Sa naturang video, makikita ang ilang residente ng lungsod na masayang ginugunita ang naturang selebrasyon. Ngunit ang ilang mga napadaan dito, hindi ikinatuwa ang pangbabasa sa kanila dahilan para ang iba pumalag sa mga nambabasang kabataan na makikita sa video. Sa hiwalay din na video, makikita naman ang isang rider na bumaba pa sa kanyang sinasakyang motorsiklo at nilapitan ang mga kabataang nang sasaboy ng tubig. Panoorin natin to, guys. Ayan, oh, merong angkas rider. Ayan, nabasa siya. Hirap niya, pati cellphone niya nasira. Hindi natin alam. Kaya nainis siya. Ayan. Pag-inis. Inawat siya. Inawat. Agad naman na nag-viral online ang mga video na yan sa iba't ibang social media platform na tumawag ng pansin sa lokal na pamahalaan ng San Juan. Umabot na raw sa kanilang pamunuan ang ilang mga ulat na kaguluhan na naganap sa Basaan Festival o kapistahan ng kanilang patron na si San Juan Bautista. Humingi naman ang lungsod ng paumanhin sa lahat ng mga naapektuhan ng nasabing kaguluhan. Kasabay rin ito, nangako rin silang seryoso nilang tutugunan ang lahat ng reklamong nakarating sa kanila. Sa ngayon daw, nangangalap na sila ng mga ebidensyang na magpapatibay sa mga reklamo. Ang mga video naman daw na naisumite na sa kanila ay dumaan na rin sa masusing pagsusuri upang matukoy ang mga lumabag sa city ordinance na kanilang ipinatutupad na una na nilang nailabas bago pa ang naturang selebrasyon. Kabilang sa ordinansa ang ilang mga alituntunin gaya na lang ng pagbabawal sa pwersahang pagbubukas sa mga pampubliko at pribadong sasakyan para makapambasa, pananakot o pananakit ng kapwa individual, pag-uga ng mga sasakyan na dumaraan, pagpasok sa loob ng mga PUVs para maghagis ng tubig at iba pa. Nakasaad din sa naturang ordinansa ang mga maaaring kaharapin ng mga mapatunayang lumabag. Samantala, hinihikayat naman ng lungsod ang sinumang individual na may video o pruweba ng paglabag sa naturang ordinansa na isumiti ito sa City Tourism and Cultural Affairs Office na ipapasa naman sa San Juan City Police Station upang matukoy ang pagkakakilanlan para sa karagdagang investigasyon at legal na aksyon. Ang Wata-Wata o Basaan Festival ay isang relihiyosong pagdiriwang na bahagi na ng kulturang tradisyon ng San Juan na taunang ginugunita. Simbolo ang naturang basaan sa biyaya at tagumpay ng syudad, gayon din ang pagkilala kay St. John the Baptist. Matatanda ang 2 taon din itong nahinto dahil na rin sa pandemya. Para sa Your TV News, Vanessa Cleofas sumasaludo sa bawat Pilipino.